yung susundin niyan, mga taga kay OJC. Bulong ng demonyo yung ganyan. Hindi ko sinasabing demonyo nagsulat niyan, ha? Ang sinasabi ko, bulong ng demonyo yan. Alam niyo ibig ko sabihin niyan. Tinitempt kayo ng demonyong lumaban. Tinitempt kayo, ganyan ang ginagawa ng mga bata ni Tore. Diba? Ipoprovoke kayo. Tapos kayo lulusob. Kaya nga ang ganda ng ginawa nila eh. Ito ha, ang ganda ng ginawa nila. Umatras sila. Ibig sabihin, wala sila sa labas, pumasok sila sa loob. This is our territory. We stand here. Pagpasok namin, nandun lang sila. Ibig sabihin, nagpakita sila, we are peaceful, we are not to attack, we are just here to defend. Sa madaling salita, mga kababayan, this is a serious matter. To us who support KOJC, to us who heard what really is happening, kung alam nyo lang yung alam namin na hindi namin pwedeng i-divert dito, ilabas dito, it's because intel to eh. Pag inilabas namin, baka mabulilyaso yung mayari pa yung dapat. Meron pa nga doon, hindi nabanggit kahapon. Hindi ko dala yung sulat. There were two sniper transferred doon sa unit. Nahawak nila. Hawak nung kapulisan na yun. Kinuha talaga sa ibang lugar, itinransfer yung sniper doon. Ganong katindi. Kaya sensitive po ako kung ang sasabihin mo ay etong putang inanto. Unahin nyo na ang KOJC, susunod kami. Sensitive ako dahil gago yung ganyang klaseng pananalita. Hindi mo naiintindihan ang sinasabi mo. Hindi biro yan, wag mong gawing putang inang content. Content ang ginagawa mo eh, nakikisawsaw ka. Tapos magpapalusot ka ngayon. Ang ibig ko sabihin ng uunahin mag-rally, gago. Hindi uunahin ng tawag dyan kasi ito ang palusot mo ngayon. Ayan ang palusot niya eh. O, diba? Tingnan nyo, ano palusot niya dyan? Keso, ibig ko sabihin ng uunahin mag-rally. Ay, tanga. Hindi ibig sabihin uunahin mag-rally. Bobo ka kasi. Yan ang problema sa'yo. Ang ibig mong sabihin dyan, sana ang ginamit mong salita ay hindi uunahan. Uunahan eh, unahan nyo na, KOJC. Unahin nyo, okay? Hindi niya, tandaan ninyo ha, ang paggamit ng tamang salita. Unahin nyo na ang KOJC. Ibig sabihin, mula sa labas, uunahin nyo ang KOJC na ano, yariin. Susunod kami. Yun ang ibig sabihin niyan eh. Sa madaling salita, iba ho yung sinasabi niya na ang palusot niya dito eh. Wait ha, hindi ko kasi mabasa eh. Babasahin ko ng maigi. Ito. Ibig niya daw sabihin, anong masama dito sa post ko? Ang mga bobong vlogger. Una-una, number one, hindi vlogger. V. Okay? Hindi vlogger. Ang vlogger, iba ho yun. Sa vlogger. Ibig sabihin ng vlogger, video. Okay? Para sa kaalaman mo. Hirap sa'yo. Putang ina, pasok ka ng pasok sa hindi mo alam eh. Pag sinabing unahan mo na ang KOJC ay digmaan ba agad ang mangyayari? Hindi ba pwedeng rally lang sa kalsada, kumanta ng sa adbot-bot ninyor? Putang inang kabobohan mo. Ang uunahan, simpleng-simple lang ibig sabihin niyan. Iba yung uunahan. Hindi yung, ay nako. Wait lang. Kasi, ang ibig sabihin po, iba yung mauna na kayo. Pag sinabi mong mauna na kayo kay OJC, susunod kami. Yon action ng KOJC. Nagigets nyo? Action ng KOJC. Mauna na kayo kay OJC. Susunod kami. Hindi eh. Ang sinabi mo, unahan nyo. Ibig sabihin, third party. Sino yon? Mga pulis. Unahan nyo na ang KOJC. Anong klaseng salita yan? Ang hirap sa'yo, daldal ka ng daldal, mali-mali pa yung words na ginagamit mo. Eh alam mo na nga sensitibong matter to, sawsaw ka kasi ng sawsaw. Nagigets mo ba? Hindi na nga kita pinangalanan kasi ayokong pangalanan ka, hindi issue ko ikaw eh. Ang issue ko dito yung salitang ginamit mo. At saka tama yung sinabi ni Diego Latigo eh, dati na nag-rally ang KOJC, anong sinasabi mo, unahan nyo na? Nauna na sila noon eh, kung yun ang tinutukoy mo ha. Ang palusot mo kasi ngayon, porque tanga yung statement mo na yan, eh ang palusot mo, unahan na mag-rally. Eh matagal na nagra-rally ang KOJC. Hanggang ngayon, nandun pa sila, nagra-rally sila dun. Nakatambay sila dyan.
Ang ibig sabihin mo ng unahan nyo, ibig sabihin kayo mga PNP, third party yan, unahan nyo na ang KOJC. Tanungin ko kayo. Kunwari, si Jay Guevara. Halimbawa lang, si Jay Guevara. Ha? Meron kunwari siyang binanatang lalaki. O, lalaki na lang. Kunwari, may binanatan si Jay Guevara TV na lalaki. O, ang biglang sinabi ni Diego Latigo, ha? Unahan nyo na si Jay Guevara bago pa banatan ni Jay. Ano ibig sabihin yun? Ang tinutukoy niya, ibang tao, di ba? Naunahan si Jay Guevara. So dito, ang tinutukoy mo, unahin nyo na ang KOJC. Unahin nyo na. Banatan nyo na. Oh. Tama, mali. Oh. Yan ang problema eh. Kulang o mali ang grammar. Eh, hindi, kaya nga bobo eh. Kaya nga sinabi ko, ang bobo mo. Yan ang problema sa iyo eh. Na yung utak mo nasama sa buhok na tinanggal sa iyo. 'Di ba? Oh, the impression ay to cause harm. Correct. Magpapalusot ka pa yung palusot mo. Actually, may dagdag na naman siya eh. Status siya ng status eh. Kasi alam niyang mali siya eh. Alam niyang mali siya kaya sa status ng status ngayon. May status pa siya eh. Sandali, basahin ko nga yung status niya dito. Ha? Meron pa siyang status dito eh na eto oh. Eh wait. Eto, may status pa siya na Quezon ato, panay-light niyo sa akin na Bisaya daw ako. Putang ina, sino nag-light sa iyo na Bisaya ka? Wala nang lalait sa iyo. Alam mo ba na okay ang mga Bisaya? Totoo, silang pinakamalambing, di ba? Pagka nagsalita ang mga Bisaya, talaga napaka-cute nila. Wala akong sinasabing kailan nilait namin na pagka-Bisaya mo. Eh, may mga kasamahan kaming Bisaya. Oh. Animal kayo mga bisda kasi Bisaya ako at proud akong Bisaya. Eh, di ba Bisaya din ng mga Duterte? Oh, gag lang talaga. Andiyan ka na naman sa Bisaya card mo. Pag napapatunayang bobo ka, lagi mong gagamitin yung Bisaya card mo na parang lagi kayong inaaping Bisaya. Walang nangaapi sa yung Bisaya. Lahat tayo Pilipino. Huwag mo kami daanin sa Bisaya. Bisaya kasi kami, kaya inaaway nyo kami. Bisaya. Hindi. Bisaya din si Jay Guevara. Ano ba sinasabi mo? Iba yung Bisaya sa tanga. Magkaiba yun. Pambihira ka, oo. Ang Bisaya, magagaling niya. Matitikas yan. Mas madalas pa nga kami. Madalas nga kami dyan. Mahal na mahal. Gusto ko na nga tumira dyan sa Dabaw eh. Di ba? Tapos sasabihin mo, burkit Bisaya, ano? Walang kinalaman. So, alam mo kung nasa usgado ka, pahiya ka. Bakit? Na-objection your honor ka na eh. Irrelevant. Anong connection ng pagiging Bisaya mo? Hindi ka Bisaya, tanga ka lang. Magkaiba yun. Pambira ka. Paawa pa. Oo nga eh. Yan ang lagi niyang card. Pag napapahiya na siya sa kabubuhan niya, gagawa na naman siya ng eksena na Bisaya ako eh, Bisaya ako, kaya ako inaapi. Ang dami-dami Bisaya dito. Inapi ko ba kayong mga Bisaya dito? O diba? Meron ba akong hinapi sa inyong Bisaya dito? Sige nga. May inapi ba akong Bisaya dito? Oh, yung post mo ng ang pangtanga, tinira namin, hindi yung pagkabisaya mo, sabi ni Diego Latigo. Correct! Oh. At mas magagaling mag-English ang mga Bisaya. That's correct. As a matter of fact, 'di ba? Katulad niya ni Attorney Torion. Ayun oh, grabe ho 'yun. Hangang-hanga ako doon. Inciting to sedition 'yung sir ginagawa. Ano inciting to sedition? Putang ina naman 'to, tanga-tanga naman 'no. Oh. Ang dami niyong tanga din ha. Si Mendang, salamat po. Ano inciting to sedition? Wala ako sinasabing kinikwento ko sa inyo. Yung ewan ko ba, ba't ako magpapaliwanag pa sa'yo, tanga ka? Sinasabi ko sa inyo, itong vlogger na to? Yun ang inciting to sabi kasi ito, baka yan ang ibig niya sabihin. KOJC, unahan nyo na, susugod kami. Oo nga eh, mali nga eh. Ang sinabi niya, unahin nyo, ibig sabihin ng nyo, kasi nyor ka ng nyor eh. Yan ang problema sa'yo. Hilig mo gumamit ng nyor. Jejemon ka kasi. Di ba?
Na misunderstood, di ba? Nat ba isti? Paano na misunderstood? Sige nga, lahat kami naka-misunderstood sa banat ni ito, nitong hindi ko napapangalanan yung pangalan niyan, ha. Walang kwenta yan eh. Sorry, hindi ko nabigyan ng oras yung pangalan niyan. Di ba? Oh, yan lang. Hindi, alam mo yung mga troll na ho dyan. Eto yung mga hirit nila. I think banat ba'y kulang ka sa tulog. Mga ganyan. Mga ganyan. Pantanga lang yan. Mga tangang comment yan. Oh, Mr. Know It All yan. Oh, alam mo naman. Oh. Pinopoint out nga natin kung bakit tayo sensitive sa issue na to. Diba? Pinaliwanag ko sa inyo. Kasi nga galing po kami yan kagabi dyan sa KOJC. So hindi nyo dapat ginagawang for the content yan. Dahil paulit-ulit ko sinasabi, delikado na po ang nangyayari sa KOJC. Anytime lulusubin sila. Lanay ay salamat po. Anytime, maaaring hindi maganda ang mangyari. Kasi alam mo, kami mismo ha, ako, lahat kami, nang hindi taga KOJC, pinapacify namin ang mga taga KOJC, sinasabi namin, alam ko na kayo ay naninindigan sa inyong prinsipyo, pero sana walang mangyari. Lahat kami ganun ang ginagawa eh. Lahat kami, yun ang sinasabi namin, 'di ba? Tulungan natin ng ano ang tapos biglang may magbibiro ng ganyan. May hihirit ng ganyan para lang may content siya. Di ba? Hindi maganda yan eh. Huwag niyong ipagtanggol yan. Maling-mali yung ganyang klaseng ano, pagsasalita. Sabi nga may mga bagay na masamang biro eh, di ba? Biro man siya. Hindi ko sinasabing biro to ah. Pero may mga ganun eh, yung masamang biro eh, ika nga. Huwag ganun. You're talking about lives of KOJC people here. Tapos magsasalita ka, unahan nyo na, unahan. Ayan ha, hindi unahin. Unahan nyo na, KOJC. Oh. Susunod kami. Diba? Mali talaga, sablay. Bahala ka sa buhay mo. Narong grammar lang po. Eh, umami na lang siya. Yan ang problema kasi. Kung narong grammar ka, umamin ka na lang. Unahan na ng KOJC ang kalaban, tas susunod sila. Mali yun eh. Mali. Mali talaga yun. Hindi dapat yun ang... Sana, merong ano. Malinaw yung pagkasabi niya. O, sabi nito eh, di ba? Eh, mali, mali, mali. Wag tayo magpalusot. Pag mali, mali talaga. Wag na tayo magpalusot. Sabi nito, grade 2 lang ako pero alam kong mali yan. O, oo nga eh. Pag mali, mali na. Wag na. As in, dami nyo pang palusot eh. Yan ang problema sa inyo. Kaysa na magsalita na lang kayo ng mauna na kayo, KOJC. Mauna na kayo. O, di tapos. Susunod kami. Eh, unahan nyo na ang KOJC. Unahan nyo na. Yun ang word. Alam nyo ba ibig sabihin nun? No, tapos magpapalusot pa. Ay, naku, wala talaga kayong ano. Anyway, fine, mali kung mali. Move on ka. Mas importante. Eh, ikaw, sino ba una nagsalita? Sige nga, move on ka. Sinabi mo yan? Dun sa idol mo? Fine kung mali. Mali kung mali. Umamin ba yung idol mo na mali? Hindi. Oh, eh, sabihan mo muna yun. Oh, oo, mali talaga yan, boss. Kasi tinutulak ni Lucky o JC unahan ng kalaban, tas susunod daw sila. Kaya nga eh, eto, another angle na pwedeng sinasabi nila. Oo, sige, unahan nyo na kayo, JC. Ibig sabihin, mauna na kayong lumaban. Susunod kami. Are you serious? One, the first interpretation, inuutusan mo na unahan ng KOJC. Second interpretation na sinasabi nyo ngayon, mauna na kayong KOJC, susunod kami. Ano to, rumble? Rumble na, oy, mauna kayo ha. Huwag kayo mag-alala, kasunod nyo kami.
Naintindihan nyo ba? Naintindihan nyo kung bakit mali? Dalawang interpretasyon. Mali pareho. Unang interpretasyon, unahan nyo na ang KOJC. Ibig sabihin, unahan nyo na naggalawin ng KOJC, susunod kami. First interpretation, mali. Second interpretation, unahan nyo na. Mauna na kayo, mga taga KOJC, lumaban, susunod kami. Mali pa rin eh. Inutusan mo yung mga taga KOJC, lumaban. Eh, lumalaban naman na talaga sila. Pangalawa, ipapahamak mo yung mga taga KOJC. Mali talaga eh. Kahit saan mong tingin ng angulo, kahit saan mong palusot, padaan-daanin, paikot-ikutin. Kahit paikot-ikutin mo, mali pa rin. Kasi yan ang palusot nila eh. Inutusan nila na yung KOJC, dumusob na kayo. Alam nyo kung bakit? Mali eh. Unahan nyo na. Anong uunahan nyo sa KOJC? Oh, wala. Yan ang problema sa inyo. Mali talaga. Huwag nyo nang ganun-ganun nino. Ikot-ikot pa kayo eh. Yan, di ba? Ang taga kay OJC, kami ha, pag pumupunta kami doon, sinasabihan namin sila na magbaon kayo ng maraming pasensya. Unawain ninyo. Mahalin ninyo. Sigurado ako kahit si Pastor eh, yun din ang sasabihin eh. Ibalik kasi yun ang sinasabi eh, ng kanilang pamunuan eh. Pagmamahal. Pero ready tayong manindigan. Yan ang lagi nilang sinasabi. Diba? Yan ang lagi nila hong sinasabi. Pagmamahal muna, pero hindi tayo aatras maninindigan. Hindi yung unahan na natin, ha? Mga taga KOJC. Ipapahamak mo yung mga tao doon. Eh, may mga bata doon. Diba? May mga bata doon. May mga babae doon. Uunahan nila yung kalaban. Tapos susunod ka lang pala. Anak ka ng weteng, oo. Di ba? It's a matter of life. Mali talaga yan kahit anong angulo man. Oo nga eh. Yun na nga ang problema kay ano, Spencer eh. Sumasawsaw kasi. Tapos eh, basta lang makahirit. Ito pang, ang matindi dyan, yung palusot. Oh, yun ang matindi dyan, yung palusot. Anong ibig niya sabi? Anong masama dito sa post ko? Mga bobong vlogger, sinabing unahan mo na kayo, Jesus, digmaan ba agad? Palusot ka pa eh. Masama pa rin. You do not provoke the enemy. You do not. Dapat alam mo ba? Hindi nyo alam. Hindi, nasa video ko naman ilalabas ko eh. Yung mga tao sa labas, ipinasok na nila. Nasa loob na ng compound, wala na sa labas. Kasi nga, oh, peaceful kami, di ba? Nagkaroon na ng pagtatalo sa Senate, di ba? Parang paglalaban. Oh, wala kami sa labas ha, pumasok na kami. Umalis na rin kayo dyan. Kasi nga, nangunguna lagi ang KOJC sa kapayapaan. Hindi yung uutusan mo sila, uudyukin mo sila. Mauna na kayo ha, KOJC ha. Tapos tangin na, susunod ka lang pala. Di ba? Tama, mali. Ay nako, mali talaga eh. Sablay talaga. Kahit saan mong tingnan, angulo yan, sablay ho yan. Tapos magpapalusot pa. Huwag na kasi magpalusot. Pag mali, mali na. Huwag na magpalusot dahil palusot pa kayo ng palusot eh. Anong 50k ba? Oh, di ba? Ay nako. Anyway, hanggang dito na lang po muna tayo. Gusto nila magkagulo para may ma-content. Correct. Yan ang... Kaya nga, ito ha, pasensya na ha. Kung bakit nagiinit ang ulo ko tungkol dito sa issue na to. Sablay ho kasi talaga eh. Ipapahamak mo yung mga taga KOJC. Kayo mga taga KOJC, pangaral sa inyo ni Pastor yan eh. Mag-peacemaker, magmahalan, pag inaway kayo, batuhin nyo ng pagmamahal. Yan ang ano sa inyo eh. Paulit-ulit sinasabi yan eh. Ni Ma'am Nori. Paulit-ulit siya sinasabi yan. Kasi siya nang ang parang pinagbilinan ni Pastor, di ba? Paulit-ulit sa inyo sinasabi yan. Pero, manindigan. Di ba? Manindigan. Tayo ay tumayo sa manindigan ho tayo. Yun ang turo sa inyo. Pero wag na wag kayong mauuna. Anong klaseng katuruan niya? Anong klaseng kautusan niyan? Sorry ha, anong malabo talaga eh. Kaya nga ako, kung may nakikinig man po taga kay OJC, huwag niyo hong paniniwalaan ho ito ha. Parang awa niyo na, huwag ho kayong maniniwala sa kasinungalingan.
paniwala. Ako hindi ko hindi ko ipipresenta sa inyo ang utos. Ito ang utos ng demonyo. Ganyan ang utos, ganyan ang demonyo mag-utos eh. Di ba? Unahan mo na pre. Gago sa iyo yan eh. Unahan mo na. Utos ng demonyo ganyan eh. Di ba? Pag may kaaway ka, oh, kaysa naman unahan ka anong gusto mo. Patay o pumatay. Di ba? Parang ganun eh. Ganun ang utos ng demonyo eh. Pag may kaaway ka, ano gusto mo? Unahan mo na. Di ba? Oh, utos, ganyan ang demonyo. Ano utos ng Diyos? Sige nga. Ano utos ng Diyos? Pag sinampal ka sa kanan, bigay mo kaliwa. Pag binato ka ng ano, batoy mo ang tinapay. Di ba? Oh, blessed are the peacemakers. Oh, yun ang utos. Pero, ang inutos din, manindigan. Manindigan ka sa tama, ipaglaban mo, pero hindi ikaw ang magsisimula ng gulo. Tama, mali. Yung ganito, bulong ng demonyo, ganyan. Alam mo, ang ganda nung ano, dito ako magtatapos ha. Ang ganda nung sinabi ni Ma'am Nori kagabi. Ito. Sinulat ko yun eh. Ito. Wait lang. Ito. Maganda nung sinabi niya kagabi. Alam mo, kasi tinanong siya eh, meron ba kayong weapon dito sa loob? Seryosong tanong yun. Sabi doon, talagang ano pa yun ha? Ano yun? Very private meeting yun. Kasi we would like to know ganyan-ganyan. Basta private meeting. Alam mo, sagot ni ma'am, wala. Naniniwala kasi kami, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against power, against the ruler of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Ano ho yun? Ephesians 6 verse 12. Nagigets niyo po? Ang kalaban natin ay not against flesh and blood, but against principalities and against power, rulers of darkness. Ang kalaban natin dito ay demonyo. Ang kalaban ng KOJC ay demonyo. At yung mga bumubulong na demonyo. Hindi ang kalaban ninyo ay yung mga tao. Kaya nga, nung nandun ako, naintindihan ko eh. Yung sinabi nilang, we will not give up this community. We will fight until to our last breath. Sa madaling salita, handa po ang mga taga KOJC na ipaglaban ang kanilang komunidad hanggang sa kaduluduluhan ng kanilang buhay. Kasi naniniwala sila, hindi labanan ito ng armas, hindi ito labanan ng suntukan, ito'y labanan ng principalities. Alam niyo yung mga taga KOJC at saka yung mga Bible-believing Christian, alam niyo ibig sabihin nun. Ang kaaway natin, hindi yung asawa natin. Di ba? Ano yun? Pag nag-aaway kayo sa bahay ng asawa mo, hindi ang kaaway mo asawa mo. Pag nag-aaway kayo ng pamilya mo, hindi ang kaaway mo magulang mo. Ang kaaway mo yung demonyo. Demonyong nag-uutos sa asawa mo, sa pamilya mo, o hindi kaya sa'yo. Diba? We not wrestle against flesh and blood, but principalities, dark or power, darkness, yun ang kalaban natin. Kaya handa silang mamatay. Hindi sila, alam yun, ang sandata nila, kaya nga sabi ko sa inyo, natagpuan ko yung sandata, nakita ko yung sandata sa KOJC. Ano yun? Pananampalataya nila. Faith, yan ang tinatawag na spiritual battle. Faith nila ang sandata nila. Yun ang kanilang panlaban, yung faith nila. Maninindigan sila, lalaban sila ng kanilang pananampalataya at handa silang sanggain. Pero, hindi ikaw ang pasimuno. Hindi katulad ng status na to, ikaw ang pasimuno. Sabi ko nga sa inyo, yung mga ganyang status, bulong ng demonyo yan. Huwag niyong tutularan yan, mga taga-KOJC. Huwag niyong susundin yan, mga taga-KOJC.
bulong ng demonyo yung ganyan. Hindi ko sinasabing demonyo yung nagsulat niyan, ha. Ang sinasabi ko, bulong ng demonyo yan. Alam niyo ibig ko sabihin yan. Tinitempt kayo ng demonyong lumaban. Tinitempt kayo, ganyan ang ginagawa ng mga bata ni Tore. Diba? Ipoprovoke kayo. Tapos kayo lulusob. Kaya nga ang ganda ng ginawa nila eh. Ito ha, ang ganda ng ginawa nila. Umatras sila. Ibig sabihin, wala sila sa labas. Pumasok sila sa loob. This is our territory. We stand here. Yung sa video ko, ipapakita ko sa inyo. Hindi ngayon. And ina-edit pa ni RJ. RJ, pakibilis ang onte ha. Pagpasok namin, nandun lang sila. Ibig sabihin, nagpakita sila, we are peaceful. We are not to attack. We are just here to defend. Yun yun eh. Kaya, mga kababayan ko diyan sa KOJC, mga kapatid ko sa KOJC, hindi man nyo ako kasamahan ng pananampalataya, magkakaiba man tayo ng pananampalataya, huwag po kayong makikinig sa mga ganitong bulong. Bulong ito ng demonyo. Na mauunahan nyo sila, hindi tama yun. Ang totoong, ang tamahong pakikipagdigma ay hindi ho ganyan. You stand, eh, kasi nakita nyo ba? Ito, bigyan ko kayo ng halimbawa. Nung mga disipulo nun, nung iniwan na sila ng Panginoong Jesus, di ba? Naiwan sila dito. Nakita nyo ba sila nag-retaliate? Ang akala nga sa kanila, kaya sila pinapatay because zeal, mga zealous sila eh. Hindi yung silosa, magkaiba yun. Asawa nyo yun. Eh yung zealot, ibig sabihin, passionate sila. Akala nung gobyerno, mga rebelde sila. Pero hindi alam nung gobyerno, they have fire inside. Kaya nga, di ba, tandaan nyo yung Pentecost? Bumaba ang Espiritu ng Panginoon at nasa kanila. Kaya yung mga puso nila nag-aapoy. Nag-aapoy para sa Panginoon. Akala ng pamumuno nun, ng Rome, eh mga rebelde ito. Tanungin ko kayo, yung mga apostle ba lumaban? Hindi. Pinipersecute sila. Lahat nga ng apostle, di ba? They were all persecuted except for, I think, 2 or nakalimutan ko ng exact number na hindi na dumaan sa pagkamatay. Pero lahat sila, biniting patiwarik, pinakong patiwarik, tapos lahat talaga, hindi sila lumaban. Kasi nga, they understood yung spiritual warfare. Kayo mga taga-KOJC, spiritual warfare ang tawag dyan. Ang kalaban nyo dyan, demonyo. Ano ang tamang panlaban sa demonyo? Panalangin at pananampalataya. Hindi yung uunahan nyo na. Unahan nyo na ha, KOJC ha, unahan nyo na. Susunod kami. Tama, mali. Except dyan, yun, sabi ni ano, sino man nagsabi nun. O, yun. Tama, mali. O, huwag ka daw, ano, mamilit, baka patulan niya tayo ay, natakot ako. Natakot ako doon, natakot ako. Yung ba sinabi niya? Binantaan ako? Ay, sige na, sige na. Nakakatakot naman yan, Jay Guevara. Nakakatakot yan, ha. Nungko, grabe. Baka mag-revolusyon yan. Nakakatakot yan, ha. Binantaan ba ako? Pambihira naman. Pambihira. Takot na takot ako dyan, ha. Eh, nag-aantay lang nga kami. Oh. Sabihin. Diba? Pambihira. Binantaan pa pala ako. Ano sabi niya? Wag mo kaming piliting lumaban. Lalaban kami. Ano to? Sinasalo lang daw tayo ng boss natin. Huwag natin sayang siyang sagarin. Sinong boss? Wala naman akong boss. Oh. So anong gusto niyang laban? Diyan mo makikita na yung tao pikun na. Pikun na. Hindi, pikun na ang tawag dyan. Kasi hindi na ang usapan dito ay usapan ng prinsipyo. Gusto niya ng mamersonal. Di ba? Oh. Auto-delete ba si Jay Guevara doon? Ah. Di daw natin pag ano, mamay-ari ang Davao at Duterte kaya wag daw siyang sagarin. Ah. Hindi. Ako, wala akong problema kung gusto mong sagarin. Hindi ako. Ayoko ng ano ha. Ayoko makipag-away ng pisikalan ha. Pero madali naman akong kausap. Hindi. Saka bakit kita pipisikalin?
Hindi, dito, bakit kita pipisigalin? Sayang naman yung pagpapractice ko. Di ba? Bakit kita pipisigalin? Pero hindi tama yun. Mali yun. Kung totoo yung sinasabi ni Jay Guevara, ha? O sulsulero lang si Jay. Ha? Hindi, kasi mali yun. Mali yung ganong... Unahan mo sa garin, banat ba, susunod kami. Isa ka pa, Garski. O, ayan, magandang halimbawa yan. Sabi ni Garski, unahan mong sagarin. Banat bay, susunod kami. O, anong ibig sabihin yan? Unahan ko daw si vlogger. Diba? Unahan ko daw si vlogger. Okay? Susunod siya. Garski. Hindi po ako ganyan na tao, yung makikipag-away ng suntukan o barilan. Pambihira. Wag ako. Ha? Pero hindi ko ugali yan. Vlogger na nagtatago sa palda ni Maharlika. Issue ang pag-usapan natin. Mali talaga yung sinabi mo, umamin ka na lang. Ang dami mo pang hanas, mali talaga eh. Diba? Ang dami mo pang hanas, mali yung sinabi mo, umamin ka na lang, wala namang problema, lahat ng tao nagkakamali. Tapos ang usapan. Pero yung mga hamon ka ng suntukan, ang sumo, patulang ka namin. Para kasi Mike Labi eh. Ganyan na ganyan si Mike Labi. Hindi kita urungan. Banat bay. Hindi kita urungan. Pikun na pikun eh, di ba? Halatang halata. Sablay pa rin, pati palusot. Oh. Di daw bababa ang kilo ng bigas sa kanya. Utang ina, ano ba naman utak yan? Ewan ko ba? Hindi ako, kaya ako. Una-una, iniisip ko nga kung papatulang ko siya eh. Hindi, iniisip ko talaga kung papatulang ko siya. Kaya lang kasi, hindi mo ipapahamak ang kayo, JC. Mali. Huwag mong... Bisdak ha, makinig ka. Huwag mong gamitin ang KOJC para sa content mo. Parang awa. Usapin ang seryoso ito eh. Usapin ang mga matitinong tao to. Hindi, usaping seryoso ito. Usapin na matitinong tao to. Huwag mo nang gamitin ang KOJC para sa content mo. Parang awa. Ako nang nagmamakaawa para sa kanila. Ginagamit mo kasi sila eh para lang may content ka. Diba? Parang awa na, hindi mo alam kasi nangyayari. Wala kang alam eh. Diba? Hirit ka ng hirit. Can you please spare KOJC? Bumalik ka na lang dun sa video mo. Paulit-ulit mong video. Salsalin mo ng salsalin. Sawa na ba ang tao dun sa video mo? Wala na ba nanonood? Kaya ka umiisyo sa KOJC? Wag mong gamitin yung KOJC. Ha? Game setup ka na. Sige na. Next ka na. Pakapanoorin natin si Jay Guevara. Ha? After ko. Siya na lang. Excited ako panoorin si Jay Guevara. So, maraming salamat po. Sana po ay kayo po ay na nagbukas ang inyong pag-iisip. Kung hindi naman nagbukas ang inyong pag-iisip dahil kayo ay mga panatiko, problema nyo na yan. Hindi ko na problema yan. Okay? Basta mali, akin pong babanatan pag mali. Yun lang. Ngayon, kung tama, go. Okay? Maraming salamat. Thank you very much. Kita-kits po ulit tayo.